So guys, good morning. Magawa po tayo ng ano. Ganito, kubo-kubo na may design na nyug. Ganito po. Para po ngayong oras ng pandemic ay may pagkaabalahan tayo, may pagkakitaan. So, aturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng ganitong mga kumukubo at nyug na may Christmas light. Madali lang po itong gawin. Panoorin niyo po ang aking gagawin. Una po ay babalat muna tayo ng nyug para ilagay sa harapan ito para maganda kong tingnan, mas kaakit-akit po sa mabili. Ito po ay binibinta ko din sa aming lugar. Ito ang kakaabalaan ko para pang araw-araw. So ito guys, umpisa na ho natin. So ang gamit na ito ay itap chilyo, cutter, saka gunting, dalhari. Hindi naman po kayo itaklaan. Ito muna po. So, aingatan natin yung ugat. Dito muna tayo. Ito po ang ugat niya sa ilalim. Meron din konti bungi. Pero ay nga, tanak po natin yung ugat para hindi makasol. So malapit na mabalatan ho ang ating nyug. Dahan-dahan lang po ang pag dos ng itak, matalim po ang itak baka tayo po ay masugatan. So ito na po, balat na po. So ang gagawin po natin ay alinisin po natin yung at ang gagawin po natin itong mga dumidi ang mga buhok-buhok po niya. So ito po ang pagtanggal niya.
lang po ang gamit natin dahil kulang pa tayo sa gamit. Dito muna. Wala na lang paraan para malinisan ko ito. So makinis na po. So lagay natin egg cutter. So hindi kaya ng cutter, kutsilyo ulit. So pag naubos niya ito palibot, ganito po ang kalabasan niya. Ganito na po siya kakinis. Ang gagawin naman natin dito ay linisan natin at ang gagawin natin yung mga dahon na masira na. So, ang gagawin natin ay akat natin dito. Akot rin. Tapos, ito po. Tanggalin natin yung mga balat-balat niyang mga tuyo na para po yung magandang tingnan naman nilagay natin sa paso at sa may bahay kubo-kubo ganito katulad po niya na. So ito po ay pwede na pampakinabangan ito. Eh, kahit hindi natin gawin, hindi natin siya bonsayin, eh, yung pasabit ngayon, December naman, pera, kabit-kabit, tiniadikit-dikit ang pera, pwede na po ito i-design po sa ganyan. So, ang paglagay po sa paso, lagay po sa paso ng ganito, may lupa po para siya hindi mapatay. Para medyo matagal ang buhay niya na naka-display. Atanin po natin siya. Ganito po. Mas maganda po sa gilid nyo ilagay sa may lupa para yung agawin mong kubo, agawin pong kubo-kubo din eh, kaya mo siyang ipa lagyan ng posisyon, may space siyang lagayan. Kasi kung alagay po natin din sa gitna, eh mawawala na po ng space ng kubo-kubo. Hindi na po natin siya may kakabit ng maayos. So, ang gagawin po natin, dito po natin siya alagay sa gilid. Para maganda tingnan. So ganyan lang po. Konti na. Pwede ka nang paglagay din ng kahit anong design, kubo-kubo na may kanya po. So sa susunod po na video ay kubo naman ang gagawin natin. Ganito po. Ganito. Yan po ang susunod na gagawin natin. Tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng ganito at nilagyan ng Christmas light dahil ngayon pong December mas patok sa tao ito, mas ano nila, mas maaakit sila na mayroon ilaw-ilaw. So ito po, adikit lang natin dito mga ganito. Ayun. Hindi pa masyado nakabit kaya nung ganito po. So adidikit na lang natin mga ito dahil nabasa naman ang barnis, kailangan
maganda ang ating gawa. So aturo ko sa inyo po kung paano paggawa po ng ganito. Ito po ang nagawa ko, dalawa na po nangyari. Ito po yung isa. And po isa. Bali pala tatlo, may isa pa pala ako din sa taas. Ito. Yan po ang nagawa ko. Ito hindi kasama ko ito, ilaw ko lang ako ito eh. Dahil madilim. Pakita ko pa sa inyo po yung isa pa. So ito pa po ang isa. Ito po, kahit nasa bahay po kayo, pwede kayong gumawa ng ganito. Makakatulong po sa ating pamilya dahil wala pong masyadong hanap buhay. Ito po, maganda po siya pati mayari na. So sa susunod na video na gagawin ko ay magawa ako ng ganitong bahay. Papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng ganito. Natin para makita nyo. Ito po rin po sa inyo kung paano pagkabit nitong Christmas light. So ang Christmas light po ay mura lang po yan, 1 tarpila lang po. So ang kailangan po lang natin gamitin din yan stick glue po, glue gun, saka po ay kawayan, mga kawayan na ganito po yung tuyo na po, ang maganda yung medyo tuyo na po para pag binarnisan natin konti na lang ang barnis na makapit kasi magkakulay na po ng barnis. So saka plywood pala, so kailangan natin ng plywood. Yung mga plywood na hindi na ginagamit dyan, mapapakinabangan nyo po sila. Katulad po nito, plywood po yung sahig nyan. Pwede rin po kawayan, depende na po sa inyo kung kanong diskarte yung pagawa ninyo. Saka wala rin po tayo nalagari pang cut ng kawayan. Saka rapper pang ano po ng kawayan, pang linis, pantanggal lang mano kasi medyo matalim po ang gilid dito. Medyo matalim po ang gilid. So guys, ganyan na po, napakasimple lang. Alam nyo lang ako ay kukuha kayo ng nyug, abalatan nyo ho, pakabalat nyo po is alinisan nyo lang ho dito. Ito, itong pipe na to, alinisan nyo. Pwede ninyo pag-abang taas na ang inyong na masobrang taas na pwede niyo siyang putulin din pag sobrang taas na ko. Dahil po itong abonsayin pa natin ito, aputulin natin siguro is matatagalan pa, mga after mga 3 months pa, 5 months magagamit. Edi lagpas na sa December, hindi na natin mapapakinabangan. Eh kailangan natin December ganito yung may Christmas light. Pwede naman ho, yung pan-display lang. Pan-display mo lang, pwede mo siyang i-cut. At display natin pag kahit hindi na December, pwede naman po ganito kahit hindi na December. Wala lang Christmas light.
pandisplay nyo sa sala, sa opisina, sa tiris, pang regalo. Pwede po siya kahit saan. Dahil napakaganda po ang pagkagawa. So, guys, hanggang dyan na lang po ang aking video. Kaputulin ko na muna ako. At the next video ay gagawa tayo ng kubo. Actual na gagawa tayo ng ganito. Kubo at paglagay ng Christmas light. So, thank you po.